Yan, viral ngayon sa social media ang post ng isang menor de edad sa Don Marcelino, Davao Occidental. Sa halip kasi na sakluluhan ng mga pulis, pinagmalupitan pa siya. Nang lagyan ng sukang may sili ang maselan na bahagi niya. Mula sa PTV Davao, may ulat si Jason Amisola. Linggo nang ipost sa Facebook ang video na ito na nag-viral at umani ng 2,000 shares sa social media pages. Makikita sa video ang pag-uusap na isang 17-anyos na lalaki at kanyang lola na taga Sitio Pamongot, Barangay Talaguton, Don Marcelino, Davao Occidental. Isinusumbong niya sa lola ang umano'y kalupitang dinanas sa kamay ng mga pulis. Kwento ng menor de edad na biktima, humingi siya ng tulong sa mga pulis matapos bugbugin ng sariling ama. Mo na yung brief o nga gisilihan siya sa pulis sa trukat diha sa diri sa Pamongot. Siratan ang ilhang kuan di pamalong ang suga kay para lang siya silihan daw ang ihang kinatao. Nangayo silag tabang sa pulis kay gibugbog siya ang papag gisilihan hinuon ihang kinatao sa pulis. O maon ni siya o. Maglakaw ta dayo kada sa sama papa niya na pabayad daw siya sa lawa. Christian. Pero pagdating niya sa kampo ng mga pulis, sa halip na tulungan, dinala siya sa isang kwarto. Pinatay ang ilaw at nilagyan ng sukang may sili sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Umiiyak sa sakit na tumakbo sa poso ang binatilyo para mahugasan ito. Yunas po, itubag doon ako dito sa pagkauli na ako. Nag-ana ako, mag-isilian, di daw naman ako kong tubag. Pagkaduhang kuhan nila, panlas ako nga. Ingnan ko lang ha. Kasi itubag na yung mga, ibalik yung itubag sa mga kung isilan baka doon ako, inako, wala. Iniimbestigahan na ngayon ng Don Marcelino Municipal Police Station ang insidente. Nilinaw nilang hindi sa kanilang istasyon, kundi sa 3rd Platoon, 1st Doc Provincial Police Mobile Force Battalion o PPMFB nangyari ang pagmamalupit sa binatilyo. Ang acting force commander, ihang dalhon karon diri sir sa station, together sa MSWD na adri karon o kang katong bata aron sa pagtudlo kung kinsa gyud ang posible nga nagsili sa iya sa allegation sa bata. After this ato nakibaling i-plaster ato ikuar unsa amang dokumento nga kinahanglanon aron mapayag gyud ang kaso sir. Kinondena ng PNP ang pangyayari at tiniyak ng PNP na mananagot ang mga salarin. Nasa pangangalaga na ngayon ng Don Marcelino Municipal Social Welfare Development sa Davao Occidental ang biktima. Jason Amisola para sa Bayan.